Okay guys, good morning sa inyo lahat. So, sa araw na ito, ang gagawin po natin is pipikapin lang po natin yung official receipts na pinaprint natin doon sa BIR. So, kung naalala nyo po yung ginawa ko pong vlog regarding po doon sa pagpo-process ng authority to print, ngayon po, pipikapin na lang po natin yung official receipts. And, explain ko na rin at ipapakilala ko po sa inyo kung sino po yung authorized printer na yun. Para at least may idea po kayo kung kayo yung mapapadpad sa RDO 54B sa Kawit Branch. Meron na po kayong lalapitan. Okay po? So, samahanin nyo ako sa aking biyahe ngayong araw nito. At magbibigay lang ako ng mga ilang tips sa inyo regarding sa mga BIR. Alright, see you! Okay guys, so kung hindi ka pa subscriber ng aking channel, give me a good click on my subscribe button there and below on the screen. Ginagawa mo! Okay guys, kung hindi ka pa subscriber ng aking channel, mag-subscribe ko na and also click the button bell para sa update yung video natin. So, ngayong araw na ito, sasamahan ninyo ako. Sasamahan ninyo ako. Kunin ang official receipt sa pinaprint natin doon sa RDO 54B. Yung authorized printer na yun, andun lang po nakapwesto. So, kaya samahan ninyo ako doon. Kaya sinasabi ko po, samahan ninyo ako doon para ipakilala ko po kayo sa inyo kung kayo ay nasasakupan ng RDO 54B. Doon na po kayo mismo kasi madali na po ang process doon. Hindi na po hassle. Alright. Okay guys, so on the way na po tayo sa RDO 54B. So habang naglalakbay po tayo papunta doon, babanggitin ko pa sa inyo ulit kung paano ba ang pagpa-process ng authority to print. So madali lang naman ito, so kailangan kompletuhin mo lang naman yung ating registration sa BIR. Dapat magkaroon ka ng Certificate of Registration or yung BIR 2303. Then updated ka po sa iyong registration fee na 500 pesos. Yung 500 pesos to is renewal every year on or before January 31st of the year. So kailangan mark mo na sa calendar mo yan kasi malimit na nakakalimutan ng mga baguhang business or taxpayer na nagparehistro sa BIR na meron silang babayaran yearly. So every first of the month. So yun. Then kailangan mo rin magpagawa ng JO yung template ng official receipts para ito yung gagawin mong isa sa mga requirements na i-attach mo sa BIR 1906. Yung 1906 naman, ito naman po yung application form para makakuha ka ng certification of authority to print. Ang isa sa pinakamahirap dito o yung pinaka-highlights lang ay yung kukuha ka ng printer o yung authorized printer. So makikita yon sa mismong BIR website, nakalagay po dyan sa description. Ilalagay po natin sa description yung link na yon. Kaya yun po, kailangan din po natin na malaman lahat po yon. Yung mismong naka-register sa RDO mo ha, pero pwede rin naman kung may mga kakilala ka na authorized printer, kahit ibang branch po yan, pero dapat mismo sa RDO 54B nila ipaprocess or i-re-register yung Certificate of Authority to Print. Kaya yun, medyo matrabaho, sabi ko naman, madali lang naman to basta may kakilala ka or kompleto yung documents mo. Isa sa mga advice ko sa inyo na kapag once na magpa-process kayo or magpaparehistro sa BIR, always nyo nang tatanungin sa mismong branches ninyo na, "Sir, ma'am, meron po ba dito register or authorized na nagpiprint po ng official receipts?" At meron pong sasagutin po ng BIR personnel yung katanungan nyo dahil meron po silang ini-endorse din ng mga printer dyan. Para at least
madali na po yung proseso ninyo. Wala na pong punta-punta doon, pupunta dito, balik-balik pa kayo para kasi para hindi na po makorek, or meron na kasing template na na-approve yung ano, yung printer na yun. Or else kung gusto niyo naman sarili ninyong template, pwede rin naman. Bibigyan niyo yun, pero may mga siguro kung sakaling may mga hindi i-approve ng BIR yung template ninyo, ipapakorek nyo rin yun. Kaya mas maganda na rin kung sakaling ang official receipt ninyo, iisa lang din naman ang template. Kasi i-issue na lang din ninyo. Pero kung, sabi ko nga, kung gusto nyo na may na kakaiba yung OR o official receipt nyo, pwede rin naman. Pwede rin yung ano, magkawa ng sarili. So yun, yun lang, yun yung ating proseso ng pagkukuha ng authority to print sa BIR. Ang after ng proseso na yon, mag-aantay ka ng it's either 1 week to 2 weeks para makuha yung authority, ano, yung official receipts ninyo. Depende po yan sa na depende yan sa printer ni, na pagkukunan ninyo, ha. May iba kasi na 1 week lang, mayroon pong 2 weeks. So medyo okay naman din. Manageable din naman yung time na yun. Dahil pwede naman kayong bumili sa mismong BIR ng parang temporary official receipts. So may binibenta po yun. Example po sa mga province po, sa region, ano, sa region 3, sa RDO, o yung sa region 1 pala, sorry. Sa region 1 po yun, yung nakita ko na may meron silang temporary official receipts. Ayun. So, yun lang po yung ating proseso ng authority to print. So, maya-maya, tutuloy po natin yung discussion at ipapakilala ko po sa inyo yung ating kinuha, ano, yung ating ano, printer, na piling printer or mismong nasa BIR na po siya mismo. Alright, so yun, see you later guys, bye! Ingat sa drive! So, andito na tayo sa RDO Victor 4B kung saan tayo ay kukunin natin yung official receipt. So, makikita nyo kung gaano karami po yung nakapila dito. Mga nakapila po sa BIR po yan. So, naanto yung BIR. So, mahabang-mahaba pa po yun. So yun. No. Ayan guys, kukunin natin yung ating official receipt. So ito yung tinutukoy ko sa inyo na kung magre-register kayo sa BIR, dito lang kayo pumunta. Ano name nito to, no? Yes. Ayan, dito sa question na to, malapit sa BIR. Ayan. So sa RDJ Printing Services. So, rinirecommend ko sa inyo ito. Mabilis po at sulit po ang proseso dito. Hindi po kayo magsisisi. Okay? Kaya, kung gusto nyo ng less hassle, dito lang kayo kay ate. Dato. Alright, so yan. Inaasikasin na po ni ate yung ating 20 booklet. At mura lang po. Ate, di ba meron kayong mga discount pag maramihan bulk, yes, no? Meron. Kaya yun, kung mas marami, mas maliit ang price. Yes. Kaya dito, ha, kaya mga new register taxpayer at mga magpapaprint pa po ng panibago, dito lang po kayo kay RDJ Printing Services. Kaya ate, so guys, marami pa rin tao, so hindi tayo makapasok sa BIR dahil nag-cut off na po sila. Pero nakuha na rin naman po natin yung official receipt, yung pinaka-intention po natin.
So makikita ninyo, nagkaka-top sila ng 10 o'clock a.m. So ito po po yung, meron pa po yung pila dito, may pila pa rin po dyan. Ayan, ayan, isa pa yan. Yan po yung pila sa BIR. Meron pa rin po dito. May pila pa rin doon. Kaya kung kayo pupunta sa RDO 54B, agahan ninyo yung pagpunta. So siguro 8 o'clock a.m. pinakasit na po ang punta. So Monday, medyo busy day. Kaya medyo maraming tao. Ang pinaka-suggestion ko lang sa inyo is Tuesday to Thursday, ayun ang patay na oras na. Kaya yun, kaya hati na po natin yung official receipt sa ating kliyente mamaya. At samahan ninyo ako doon. Ha? Alright! Okay guys, so ito na yung papunta na po tayo sa ating client. Ito po sa Tejero Medical and Maternity Clinic. So kung kayo ay buntis or magpapa-check up ng inyong mga baby and inyong pregnancy, dito po tayo. Pwede po tayo dito. Murang-mura lang po dito. And maaasikaso rin po kayo ng maayos po dito sa clinic na to. Dito rin po na dito rin po yung aking misis na nanganak. Okay guys, so hanggang dito na lang ating video vlog regarding sa process of authority to print at actual na pagkuha na po ng pinaprint nating official receipt. So, kung nagustuhan mo po itong video na to, huwag nyo na pong kalimutan na mag-subscribe and please don't forget to hit the button bell for our updated video and see you on my next video. Good vibes!